Dylan, ano ginawa mo? Ikaw ang panganay sa pamilya. Ano ang naging usapan niyo ng nanay mo noong huli kayong nagkita? Dylan, magsalita ka. Kailangan namin ng kooperasyon mo. Sorry po. Yung huli naming usapan, natulog po agad ako. Natulog ka agad? Hindi ba kayo nag-usap ng nanay niyo noong umuwi ka? Kailan kayo huling nag-usap ng nanay mo? Noong nagkita, umaga po kami huling nag-usap. Ikaw ang pangalawang anak sa pamilya. Ilang taon ka at anong grade level mo? 19 years old ako. Senior high school student na po ako. Malapit na magtapos sa ng grade 2. Okay. Anong oras ang pasok at uwi mo sa eskwelahan? 12:30 ang pasok sa hapon. Nakaka-uwi na ako ng bahay ng 9 ng gabi. Dahil laging traffic at malayong school na pinag-aaralan. Hindi ko alam eh. Hindi ko natitin na oras ko pag umuwi ako. Minsan, ayoko na umuwi. Wala. Magawala na naman ng bro ang yun eh. Richard, wala ka man lang utang na loob sa nanay niyo? Wala ko pa isa kanya. Ayon dito sa background check namin, ikaw ay 18 years old na umuulit pa din ng grade 10. Wala mo nalaman sa nangyari sa nanay ko. Wala siyang pairam sa akin, kaya wala rin ako pairam sa kanya. Buti na lang namatay na siya. Ang iyong pakay sa aking opisina. Ako po si Nathan at ang pakay ko po dito sa opisina ay para po sa survey po namin para po. Survey sa school? Ah, research yan, di ba? Opo, sa research subject po namin ito. Marami kasing estudyante pumupunta sa aking opisina para sa research na yan. So, ano nga uli ang pakay mo dito? Kailangan ko po makita at makuha ang documents ng Clara Gonzalez murder case 2018. Sorry, hindi pwede yan. Ang dokumento ni Clara Gonzalez ay classified at confidential, so hindi pwede namin ilabas ang dokumentong iyan. Sorry, but I didn't ask. Pero sa tingin mo, sapat na yung 1 million pesos. Julie! Kunin mo yung dokumento ni Clara Gonzalez ng murder case ng 2018. Yes, sir. Thank you. Madali lang naman ako kausap. Ito yung dokumento ni Clara Gonzalez. Thank you. Thank you. Ikaw si Niall, di ba? Oo, bakit? Kino ka ba? Ako si Nathan.
Alam ko yung nangyari 4 years ago. Next! Okay, hand over your resume. Okay, first question, tell me about yourself. Mr. Dylan, sagutin mo yung tanong ko. Ah, sorry po. Well, I'm 21 years old. Just recently finished college. Okay, Dylan Gonzalez, right? Yes po, ma'am. Ano sa tingin mo, Dylan, kung bakit qualified ka sa position? First of all, I'm college graduate. So, what kung college graduate? Kasi po, I'm skilled na para sa tamaan. Mm-hmm. Sige. Mr. Gonzalez, tatawagan ko na lang. Ito na yung pinapakuha ko. Sabihin ako. Ano yun? Pwede na kasi may nagbigay sa akin ng flyer. Akala ko normal na flyer lang. But, ano ba mali dyan? Tignan mo. What the hell is this? Ano meron dito? Inaalala ko dyan. Misteryosong lalaki nagpakilala sa akin ngayon. Misteryoso? Sino? Lalaki nagpakilala sa akin ngayon ay si Nathan. Sinabi niya sa akin, alam niya lahat na ang nangyari nung nakaraang 4 na taon. 4 na taon? Hindi kaya... Gusto ko din makita at makilala itong misteryo lalaki na ito. Mukhang marami siya nalalamang noong nakaraang 4 na taon. Saan ko ang mahanap yung Nathan na yun? Masyado siyang marami nalalamang kung saan nangyari sa nanay natin noon. Kailangan ko na magawa ng paraan para mapatahimik siya. Psst. Ano kailangan mo? Relax! Gusto ko lang naman makipag-usap. Alam mo, sa inyong tatlong magkakapatid, ikaw ang pinakagusto kong makausap. Bakit? Ang iba ka sa mga kapatid mo, ikaw yung pinakakalmado sa kanila. Sino ka ba talaga? Pagandami mong alam sa pamilya namin. Hindi na importante yun. Ang mahalaga ngayon, nabubuhay kayo ng hayahay sa nakatagong katotohanan sa ngayon. Hindi magtatagal, matatapos din niyang hayahay na pamumuhay. Detective na ito na yan. Alam na alam niya kung anong isinili na nangarap sa ito noon. Paano nangyari yun? Yun nga eh. Hindi ko rin alam kung paano niya nalaman yung isidente na yan. Nagawa naman natin ng maayos at malinis yung trabaho. Hindi ko na kaya ito. Paano kung maaresto na tayo? Kamagalala. Nagkano ko kung paano papatimikin yung gano'n yun. Uy, nagkikita rin tayo. Sabi na dito ako lang nagtago. Natop na ako sa trabaho. Congrats. Parang lungkot mo pa rin. Hindi mataas yung sweldo na nakuha kong position. Night shift pa. Ayos lang yan. Alam niyo ba? Nagugugog kayo na ilan kagabi. Ito nakita mo. But ano na nangyari ngayon kay Nathan na yun? Huwag yun ang alalahanin yun. Panigurado ako. Wala na yun sa pinaginawa ko sana ka gano'n. Ha? Di ba si Nathan yun? Paano? Sige, drop! Salamin! Nasaan na kaya si Nathan? Ano ba patay na yung Nathan na yan? Hindi ko alam. Kung malakas doon nakabangga natin. Kung ganun, kailangan natin malakas nakakampi. Malakas nakakampi? Malakas ako sa gang river namin. Kasi sigurado ako tutulungan tayo doon. Para mapatahimik yung Nathan na yan. Kaya tara, sundan niyo ako.
Saan mo ba ako dadalhin, Richard? Ba't di natin sinama si Dylan? Relax ka lang. Si Dylan, may napship siya ngayon. Tsaka, ano yung mga agang ko? Ayun yung mga gang mo. Richard! Victor! Hey, Ada! Hey, Richard! Buti na padaan ka. Kasama mo ngayon yung kapatid mo, ha? Oo. May pakasap ko si Kamay. Teka, asa si Jordan? Ah, si Jordan? Ewan mo dun. Alam mo naman, siya yung intelkado yun ang gang natin. Siguro gumala na naman yan para makakuha ng mga intel para sa gang natin. Ah, ganun. Saan ang kapatid mo? Ang kakausapin kasi namin dun. Iligano ka sa akin. Boss Albert, alam ko malakas ako sa'yo, kaya kailangan ko ng tulong ko. Guys, umayos mo na nakakausapin mo lang ang dalawang magkapatid. Ba't mo papalising? Pamilya tayo nito, di ba? Sumunod ka lang, santayin kita dyan. Tara, sundan niyo ako. So, anong kailangan niya? May nangugulo kasi sa amin. Hindi na yung pangalan niya. Ba't kailangan niya pa ako? Hindi niyo pa ayaw. No, eh. Binugbog ko na yun. Sinigurado kong patay na siya. Pero kanina, dinaalan niya kami na parang wala lang. So, gusto niya ako magpatay, Victor. Kaya ako nakikita niya kapalang mo ng bahay. Okay na pa to? Madali naman ako sa pwede. Pwede ko tawagan yung pinakamagaling na hitman natin na sila. Oy! Ito yung Nathan, diba? Halika nga dito. Ako lang magpapatay ulit sa'yo. Napatay na kaya ni Chloe si Nathan? Tos! Ano ka ba? Si Nathan na... Oh, Victor! Oh, hindi ka na ngayon mission yun, Jordan ha? Kamusta? Anong balita? Ngayon nga lang nagkaroon ng free time eh. Ano ba si Jordan? Tapos saan nakapunta para lamakayan tayo ng trabaho lang natin? Siyempre, yun yung trabaho sa lang natin. Oh, ano ang balita? Kamusta yun yung kagalan? Napayos ka kapayin yun, diba? Uy, kung magsabi, hindi ko kaya sabihin yun. Ito ba ito? Kaya mo na yun? Bye, ano ba nangyari? Pinatagpuan daw yung mga polis. Nakaputol-putol daw yung mga pati ng katawan sa tabing ulo. Balta na namin si Chloe patay. Ha? Paano? Parang nangyari yun? Ayun na, identify na yung mga katawan. Kanino daw ba yun? Sige, pre. Basta kami. Ingat, par. Brutal na pinatay. Di ba sa hirap din natin kahapon yun? Mukhang malakas tong Nathan na to. Mukhang wala tayong panama dito. Wala tayong chess, kundi may pagtulungan sa kanya. Anong saan si Inayad? Ewan ko doon. Project meeting daw sa trabaho niya. Hello? Sino to? Hello, Dylan. Nakapagbayad ka naman sa mga agreement mo. Ikaw ba yung Nathan? Pwede din. Ano ba kailangan mo sa amin? Relax lang. Gusto ko lang naman magtanong eh. Nakapagbayad ka na ba sa mga ginawa mo noon? Hindi ko ma-imagine na ang bata mo pa pero nagawa mo na yun. Ano ba tinutukoy mo? Ikaw lang nakakaalam kung ano yung tinutukoy ko. Sabihin na lang natin na mukha kang inosente at malinis pero hindi pala talaga totally malinis yung pagkatao mo. Well ba? Tigilan mo na kami. Kapatayin ka na kapatid ko. Well, hindi pa doon talaga kayo magaling. Hoy! Ano ba talagang gusto mo? Sonsuko na kami sa'yo! Hindi na namin ito gusto ng laro mo. Sige, pumunta kayo mamayang gabi dito sa address na sasabihin ko. Tayo kinig kami. Dito tayo magkakaalaman lahat. 28 New Street, Blackport. Makita tayo dun. Dylan, tago mo ko si Nathan. Sabi mo nito na sa lugar na sinasabi niya. Sige. Hello. Dito lang kami. Asa ka na? Dito ako sa likod niyo.
Bakit ikaw yung Nathan? Asan yung totoong Nathan? Hindi na importante yun. Siguro naman alam nyo kung ba't kayo nandito ngayon. Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Unang-una, pinatayin yung nanay nyo. Pero nakatakas kayo sa ginawa niya kayo. Shit! Dylan, tutulungan namin matago ng nangyari ito. Magsimula tayo ng bago buhay. Huwag kayong mag-alala. Wala naman ang pakialam sa inyo. Kaso ang problema, ang dami kayo ng ibang tao. Anong ibig mo sabihin? Si Detective Irene, naalala mo siya. Ito yung detective na nag-interview sa inyo tungkol sa pagkamatay ng pamilya. Ayun, naalala niyo na? Anong nadamay? Wala naman kami ginagawang masama sa kanya. Hindi ka nakasigurado, pero alam to ni Niall. Niall? Bakit? Niall, anong ginawa mo ka Detective Irene? Di ba obvious? Siya pumatay kay Detective Irene. Ba't ikaw ni Detective Irene? Ginawa kayong para di tayo makulong. Tanga ka pala eh. Wala sa plan natin pumatay ng ibang tao. Bobo ka ba? E di sana kung nabuhay yun at nakabalik sa trabaho, e di sana nasa kulungan na tayo ngayon. Wala kang alam. Pero tayo gumawa ng ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Kung hindi lang umatay tao si Dylan, e di sana may maganda tayong buhay ngayon. Sumusobra ka na! Go! Nagumpay ba? May bago na akong target. Sino na naman yun? Ang Gonzales Brothers. Pinatay nila at nanay nila at kailangan nila magbayad sa ginawa nila. Paano mo naman yung gagawin? Eh, alam mo naman yung prinsipyo natin, di ba? Hindi direkta ang pinsala na ginagawa natin sa mga target natin. Alam ko. Kaya may plano na ako. Kailangan hindi sila makulong magkakapatid. Kailangan ko pumasok sa gang ni Richard para makuha ang tiwala nila. Good evening. How may I help you? Para saan yung pera niyo? Tungkol to sa magkakapatid, gusto ko isara mo na tong kaso na to. At ideklara mo na aksidente lang nangyari kay Clara Gonzales. Legal to ah! Bakit? Para saan? Dodoblehin ko. Ano? Deal? Sige. Deal. Julie! Pero doon mo hindi makakarating to sa kahit na kanino. Yes, sir. Ano? Tinanggap mo yung pera? Malaking halaga na din. Lalo mo mawala sa atin. Hi, Ma'am Rowan. Hindi tayo kurot dito. Pero bahala ka. Uuwi na ako. Uuwi ka ng ganitong oras? Masyado nang late ah. Ahatid na kita. Bitawan mo ako. Ayoko sa kurot na katulad mo. Kaya layuan mo ako. Paano naman ako? Pag dumating na yung tamang panahon, tsaka papasok, para guloy mo yung buhay niya magkakapatid. Hanggang sila na mismo yung mag-away-away. Pag-upo yung plano ko, dumating na rin yung karma sa magkakapatid. Sila-sila na rin mismo yung nagpatayon sa ulit. Nilabag mo isang prinsipyo natin. Hindi tayo pumapatay ng tao, pero pinatay mo yung Hitman. Hindi nga dito, ako lang magpapatahimik sa'yo. Jordan! Ikaw yung Nathan na nanggugulo sa buhay nila, Richard? Pwede din. Tapos, nagpanggap pa akong patay. Necessary ba talaga yun? Alam mo, wala tayong mararating kung susundin natin prinsipyo natin. Karma yung prinsipyo natin, hindi revenge. Hindi na karma yun kung pumatay ka ng tao. Sinusubukan mo pa talaga ako? Ayokong gawin to sa'yo pero namumuro ka na. Kahit anong prinsipyo pa yan, karapat dapat ang nangyari sa kanila. Kaya sa susunod, kung gusto mong matagumpay ulit ng plano natin, susunod ka lang sa mga utos ko. Hindi na ikaw ang Jordan na kilala ko noon. Masyado nang marahas ang mga pamamaraan mo. Kailangan mong magbayad sa mga masasamang ginawa mo. Ano? Saan tayo punta ngayon? Kain ba tayo? Ah!
kapit, bro. Sino nga lang tayo magsama-sama? Ganito pa ang trap mo sa akin. Ito naman, di ka mapiro. Buti nga nakapag-bonding pa tayo, hindi tulad na dati. I don't care, brother. Ito na yung pinapakuha mo. Action. Masisimulan na rin natin yung paggawa ng karmas magkakapatid. Apat na taon mo itong plinano. Sigurado ka bang magtatagumpay tayo? Apat na taon ko itong plinano. At magtiwala ka lang sa plano ko, magtatagumpay rin tayo dito. Two, one, action. Pag dumating na yung tamang panahon, tsaka papasok, para guloy mo yung buhay niya magkakapatid. Hanggang sila na mismo yung mag-away-away. Basta ako dyan, lahat naman ang mga plano mo, palitan. Kahag! Excited din. Ayusin yung pananalita mo, ikaw ang dahil lang kung ba't natin ginagawa to. Kaya sumunod ka na lang. Three, two, one, action. Wala ka nang pakialam dun. Hindi pa pati hindi kita ito. Di ba nakatayo ka pa lang? Parang lalapit ka pa muna sa kanila. Nakagal pa ako. Hindi, siyempre ah. Di ba gano'n? Parang agarap pa ako sa'yo. Tamo. Hindi, try lang naman. Sorry ma, hindi ko sinasadya. Ay nako Dylan, ayusin mo lang ha. Pati ba naman tuwing hating gabi hindi mo ako binibigyan ng kapayapaan? Alayos lang ako ng... Tigilan mo ako Dylan ha. Hindi ko pagkat may trabaho ka na, may karapatan ka na sa pamilya na to. Kung buhay pa sana yung asawa ko, edi sana maganda yung buhay natin ngayon. Kaya huwag kang bida-bida. Ako pa din ang nanay niyo dito at ako lang ang dapat na masunod. Adiyo, nabuha ko rin. At dito may... Wait lang, may ilaw pala. Wait lang. Okay na yun. Pawal na ba yan? Okay na. Sige. Go on. 3, 2, 1, go. Ay, basta. Okay na yan. Hindi ko alam eh. Hindi ko matitid na oras ko pag umuwi ako eh. Minsan, ayoko na umuwi. Wala. Mukha wala na naman ng bro ang yun eh. Wala akong paisaan niya. Araw-araw nga niya kakaon na ako po. 3... Wait lang. Yes? Okay. In 3, 2, 1, action. Wala akong nalaman sa nangyari sa nanay ko. Wala siyang pairam sa akin, kaya wala rin akong pairam sa kanya. Buti na lang namatay na siya. Kita mo ako. Ganyan. Dylan, magsalita ka. Kailangan namin ng kooperasyon mo. Mali kasi! Ba't mo ginagawa? Okay, anong oras ang pasok at uwi mo sa eskwelahan? Biglang ang init. Sige. Pareho mo na. Next! Resilin niya, tango na. Lapas mo na. Pag dumating na yung tamang panahon, tsaka papasok, para guloyin yung buhay nila. Hey, pre. Dawin kita palis. 2, 1, go!
Oh, di ba si Nathan yun? Ha? Paano? Sige nga, tara, punta natin. Bakit kumatawa ka? And action. Ano, saan tayo punta? Kain tayo. Sige. Ikaw. Mokap. Kain tayo punta. Siguro, kain tayo. Shhh! Ikaw yung Nathan, di ba? Halika nga dito. Ako na magpapatahimik sa'yo.